Okay, magandang umaga sa inyo mga kabayan. Ito namang topic natin for today. Hapyaw lang tayo doon sa mga basic na mga electrical equipment or tools na madalas ginagamit sa site. Yung ilan lang muna kasi ito lang yung mga available dito. Pero pakikilala ko lang isa-isa sa inyo, lalong-lalo na yung hindi pa nila alam tong bagay na to. Ito kabayan, ito po yung tinatawag nilang baby grinder. Okay? Ano lang yan, 100mm yung diameter ng kanyang bala. Tapos ito na yung ating industrial socket. Ito yung tinatawag nilang male plug. Okay? Ayan, meron na yan. Nakakabit na yan. Ito naman isang ito. Ito naman po yung blower. Okay? Ginagamit po natin to pag maglilinis tayo ng mga electric panel natin o kaya pag maglilinis tayo ng mga tubo natin na naka-embedded na, baka kasi may mga dumi o kaya pag may mga clog, may mga barado, ito ginagamitan po natin ng blower. Okay? Gamit na gamit po to pag naglilinis na ng mga tubo kasi itutok mo lang to, ibubugay niya yung hangin hanggang doon sa kabila. So ayan po yung atang blower. Okay? Ito naman, ano to, angle grinder. Malaki na to, pang 9 inch na yung kanyang bala. Ginagamit po natin to pag sa wrapping ins na. Magka-cut tayo ng mga tabo, ng mga hollow blocks. Papalitan lang natin yung blade natin ng diamond cutting disc. Okay? Ayan, meron siyang guard, no? Wag po tayong gagamit ng grinder kapag wala po itong protection na to. Ito po yung safeguard niya. Ayun din, tulad sa baby grinder, meron po rin siyang guard. Wag na wag po nating aalisin yan. So, kasi yan po yung protection natin para sa paggamit ng machine na to. Okay? Ito yung kanyang on-off switch na lalak din yan dito. Okay? So, ayan yung angle grinder natin. Ito naman, rotary hammer natin. Hilti, ito naman pang ginagamit natin pang mga mason. Okay? Babalahan natin siya ng mason tibit tapos okay na gamitin to. Okay? So lahat ng mga tools natin kung makikita nyo, meron na siyang gantong socket, industrial socket. Kasi po protection po 'yan para sa ating mga equipment. Okay? Then ito naman mga kabayan, ito naman po yung jigsaw machine, no? Parang sosal din to, sosal. Okay? Ginagamit po to natin na babalahan lang po natin sa rito. Okay? Dito po nilalagay yung balay niya. So, ginagamit natin to kabayan pang pangputol ng mga tubo natin, pangputol ng mga rod, pangputol ng mga angle bar, okay, sa mga gipiter na area. Okay? So, ito po sa ang ating jigsaw machine. Okay? So, pang gamit po yan pang putol. Okay? Then, ito naman, ito yung tinatawag silang bench cutter. Okay? Itong bench cutter na to, mga kaibigan, ito yung madalas na machine na ginagamit natin. Ginagamit natin pang putol ng mga angle bar natin. Okay? Ayan. May bala na yan. So, may guard din to mga kabayan. So, ingat lang kayo pag gamit ng mga machine na to dahil napaka delikado po yan. Okay? So, yan. Yan yung mga normal na tools na ginagamit natin, mga electrical tools. So, mga kabayan, ang tip lang po para po sa pag-iingat ng mga tools na to, wag na wag po natin siyang iiwan sa mga area na may tendency siyang mabasa. Okay? Dahil pag nabasa po yan at isinaksak natin, may tendency po na ma-shock tayo. Okay? Then another thing, mga kabayan, wag na wag po natin bibigbitin ang equipment sa ganitong paraan. Dito natin ninahawakan. Okay? Wag na wag po natin gagawin yan. Kasi po, yung connection po niya sa loob, may tendency magkaroon ng loose. Okay? So, isa po yan sa mga electrical tips so, na kung paano natin iingatan ang ating mga electric tools. Okay? Huwag na huwag po natin hahawakan dito at bibit-bitin. Okay?
Ito naman, pag tinanggal po natin sa plug, dito po natin hahawakan mismo sa plug nya. Huwag natin dito hahawakan para mahugot. Okay? So, para po maprotektahan natin yung connection nya na talagang sigurado. Kasi pag dito natin hinugot, ginano natin, hugutin natin, dito natin hahawakan sa cord, eh, medyo mali po yun. Maraming practice po yun. Ang dapat po, dito po natin hahawakan, saka po natin tatanggalin. Okay? So, I hope, mga kabayan, eh, meron po tayong natutuhan ngayong araw. Pagka sa konti lang man tungkol sa nagkakita ko ngayon, dahil wala pa yung isang storekeeper namin na may hawak ng, ano, ng tuse. Okay? So far, yan muna for now, mga kabayan. And I hope na nakilala nyo itong mga electrical tools na madalas natin ginagamit po sa ating site. So maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muling vlog na lamang po ulit. Okay, maraming pong salamat.